What's up mga nanay? Kamusta kayo? Nandito na naman ako para mag-share ulit sa inyo ng baby food. At ang good news ay pwede rin po siyang pagkain ng mga wala nang ipin, lalong-lalo na po yung mga lolo at lola natin, or kung may kakilala tayo na hindi na kayang kumain ng mga matitigas na pagkain, pwedeng-pwede to sa kanila at sobrang healthy ng pagkain. Bago ko simulan ang tutorial na ito ay verse of the day muna tayo, Philippians 4:6, do not worry about anything, instead pray about everything. So, kung meron tayong pinagdadaanan at lagi na lang tayong nag-aalala, ang magandang gawin po natin ay manalangin. Dahil sa panalangin ay meron pong katugunan sa mga pangangailangan natin. At alam naman ng Panginoon kung ano yung mga nais natin, kung ano yung mga gusto natin. Hingin lang natin sa Kanya. Basta humingi tayo ng yung nagsusumamo tayo sa Kanyang harapan. Kaya iwasan natin mga mamis, mga nanay, na mag-alala masyado, huwag tayong ma-stress, huwag tayong ma-depress sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid natin. So, yun lang. Game! So, ngayon mga moms, tapos na akong magpakulo ng mga gulay. Binukod ko yung ampalaya at tinikman ko siya, sobrang pait niya talaga. Ang gagawin ko, lalamasin ko muna siya sa asin. And then, after ko lamasin sa asin, hugasin ko na lang siyang mabuti para mawala yung alat niya. Lalagyan ko rin ng asukal. So, ito yung ampalaya. Binabad ko na muna siya sa asin at asukal. Ngayon, magbe-blend na ako. Ayan mga moms, ilalagay ko na yung ampalaya. Na-blend ko na yung mansanas. So, susunod ko na yung ampalaya. Na-blend ko na lahat yung mga gulay na pinakulo ko kanina. Tinikman ko tong ampalaya. Meron pa rin siyang kapaitan. Pero, hindi naman siguro mangingibabaw yung pait nito. At syempre, lalagyan natin ito ulit ng concrete. So, yung katulad nung nilalagay ko dun sa pati ng mga anak ko. So, sobrang healthy ng pagkain ito, mga mams. Hindi ko na siya nilagyan ng malunggay, ng halos ng kamote kasi meron naman ang ampalaya. So, mix ko na lang ulit na food na i-prepare kay Jamie at saka malalagyan. At syempre, hindi pwedeng mawala ang kanin! Samahan niyo pa din ang kanin, mga mams, or kayong mga anak na gusto na ipag-prepare yung mga magulang natin na hindi naman nakakangaya na maayos. Yan, lagyan niyo ng kanin yung kakain nila. Yung blended food. Para at least, kahit na sila makakaya, pag imunot na lang sila ng mga ganitong pagkain, okay lang. Mga mamis, ito yung binlen ko na food na may ampalaya. So, tingnan nyo kung ano yung reaction ni baby pag kumakain siya nito.
di ba? Walang karekla-reklamo. Ineffective yung ginawa ko na way kasi hindi naman siya umaapil eh. O baka sadyang masarap. O diba? So, itry nyo na yan sa mga bahay nyo, mamis. Ang pagkain na to na may kasamang masarap na ampalaya.